Shoutout nga po pala kay Simply Hermosa. Siya po ang ating comment of the day. What's up guys? Welcome back to my channel. And I'm Lelbro Jason. Ngayong araw, siguradong meron na naman po kayong matututunan patungkol po sa pag-edit sa Kind Master. Kaya kung bago ka pa lang po na gumagawa ng vlog, hindi mo pa alam kung paano mag-edit, ituturo ko po sa inyo para magkaroon po kayo ng ideya kung paano ba ito gawin. Kaya sana'y tapusin nyo po ang video ito para inyo pong maalaman kung paano ang pag-edit sa Kind Master. Kaya tara, samahan nyo po ako. So, let's do this, guys! 4, 3, 2, 1, 0. Pindutin lang po natin yung add videos, saka 16:9. Dito, narito na po tayo sa ating Kind Master. Gagawin po natin ay pupunta po tayo sa media. Alam ko, meron na po tayong nagawang intro, kaya pipiliin ko po ito, aking intro. Bawa, gagawa lang po tayo ng vlog na po. Pwede rin naman po na bago ka mag-intro animation, magsasalita ka po muna, magpapakilala ka. Pwede rin naman po yun. At pagkatapos ng intro, ilalagay mo na po yung content mo. Pipili ka po sa mga video na pinag-shoot mo po sa iyong media, sa iyong video camera. Ito, meron na po kong na-shoot. Halimbawa, ito po yung content natin about sa mosquito trap. So po, edit po natin siya. Babalik, guys, ang at nakikita niyo po ba ang hawak kong ito? Ito po ay mosquito trap. Ano po guys? Halimbawa, madilim po yung ating video. Adjustin po natin dito sa adjustment. Ito po yung brightness niya. Atas po para lumiwanag. Masyado ng lumiwanag. Itimplahin po natin. Ito naman po. At yung pangatlo, adjustin po natin. Masyado na siyang dark. Ito po natin adjustin sa adjustment kung madilim yung ating ginawang video. Ito po, na-edit ko na po siya. At kung gusto naman po nating i-trim, ba, nagkamali po tayo ng pagsasalita, i-trim po natin yung ating pagkakamali na pinagsalita. Salamok. Diba? Halimbawa, ito po. Ay, sanamok. Salamok. O, namok. Kamali ko dun. Trim po natin ito. Trim, split, at playhead. Yan po. Tapos, kunti dito. Trim ko din. Buburahin ko po yung tinanggal ko po na yun na pagkakamali. Delete po sa dalawang bahagi. Subukan ko na po kung pwede na. Para sa pampatay. Sanok. Kaya? Yan, okay na po yun. Sanamok. Sanok. Kaya? Bumili na po kayo nito para hindi po. Kaya kung wala pa po kayo nito sa inyong mga bahay. Ayun, hindi siya lapat kaya trim ko po ulit dito para magkadugtong sila. Bumili na po kayo nito. Kaya kung wala pa po kayo nito sa inyong mga bahay, ito po ay mabisa na pampatay sa namok. Kaya bumili na po kayo, mga kaibigan. Gusto naman po nating lagyan ng text, punta lang po tayo sa layer. Ito po
po yung layer niya. Thanks. O, gagawa tayong mosquito trap. Mosquito trap. Lalagay lang po natin dito. Mosquito trap. Gusto po nating lagyan ng kulay o baguhin po yung font niya. Pumili lang po tayo dito sa, diba, ito po yung napili ko na Noto Serif Bold. Ganito po yung style ng kanyang sulat. Yan. At kung gusto rin naman po nating kulayan, punta lang po tayo dito sa color niya. Gusto rin naman natin paliitin. Ito lang po sa zoom. And palaki naman. Ito sa gilid na kanyang sulat. At kung gusto naman po natin lagyan ng animation. In animation po. Ipili po tayo dito. Kung gusto niyo ng feed. Then, kung gano'n siya katagal, adjust po natin. Pagkatapos, lagyan naman po natin ang out animation. Yung paalis naman siya. Feed naman. Feed. Okay. Ganyan lang po. Napakasimple lang po ng pag-edit natin. Kung may pagkakamali tayo. Ngayon, kung gusto naman po nating lagyan ng layer, punta po tayo sa media. Ang layer po natin ay, bawa ito po, na ay, lalagay kong layer. Sa ibabaw po yan, guys. Halimbawa lang naman po yan para magkaroon po kayo ng idea kung paano ba mag-edit dito. Yan po guys. Ngayon, sa ating mga vlog, kung gusto naman po nating lagyan ng sound effects, punta po tayo sa audio. Meron na po tayong na-download na mga music. Ito po. Bawa, ito po yung ating background. Then, kung hihinaan naman po natin yung awit na nilagay natin o yung yun na nga po, yung sound natin dito po natin sa audio niya, sa speaker po. Hihinaan lang po natin para mas mangibabaw po yung ating pagsasalita. At pagkatapos, ito naman pong ating video, lalakasan po natin ang ating audio po ay tataas natin 200 na. Yan po. Halimbawa lang po to guys. Sige, i-play ko nga po. Yan. Sige po, narito po muli. Nagbabalik na si Jason. At nakikita niyo po ba ang hawak kong ito? Ito po ay mosquito trap. At ito po ay ginagamit para sa pampatay. Sa... Kaya... Bumili na po kayo nito. Kaya kung wala pa po kayo nito sa inyong mga bahay, ito po ay mabisa na pampatay sa namong. Kaya bumili na po kayo, mga kaibigan. Okay na po na ayos na po yung ating pag-ilip. Ngayon, kung gusto naman po nating lagyan ng comment of the day yung ating mga videos, yung mga nagustuhan nating comment nung nakaraan natin, lalagyan po natin. Pipili po tayo ng background natin. Background. Lalagay po natin dito. Bawa, ito na po. Fiber din na yan. Yan ang kulay pong iyan. Pagkatapos,
pipili po tayo ng comment doon sa nakaraan nating ginawang video. Ba, meron na po kong nagawa. Punta po tayo sa layer. Dito po natin kukunin sa media. Dahil sa, para po ito sa ibabaw naman. Punta po ko sa screenshot. Piliin ko po yung pinili ko nung nakaraan. Ito po. Yung kay Canal Bilog. Pagkatapos po niyan, maglalagay na naman po tayo ng layer. Meron po kong ginawa sa Pixel Art na comment of the day. Sulat ko. Kaya adjust ko po yung comment. Drag ko lang po dito. Dito po ay tataas ko. Adjust po natin, zoom po natin. Ganyan. Po, nilagyan na po natin ang comment of the day. Pagkatapos, lagyan po natin ng animation ulit. Pili lang po tayo, halimbawa, ito pong slide right. Pagkatapos yung out animation niya, ay slide left din. Pili natin. Yan na po. Sige, play po natin. Comment of the day. Sige po, narito po muli. Nagbabalik si Jason. Ganyan lang po, napakasimple lang po mag-edit sa KineMaster kung kayo po yung mga baguhan pa. Tandaan po lang natin palagi na yung layer, ito po yung sa ilalim na niya. Ito po mapupunta sa ibabaw. Ano po? At kung maglalagay tayo ng layer, dito po yung mapupunta sa baba. At yung media niya. Ito po yung mga basic lang na sa pag-edit ng ating mga videos, mga kaibigan, hindi na tayo mahirapan mag-edit. Ngayon po ay meron tayong panibagong content. Ito po yung sa pag-awit. Edit ko po yung sa pag-awit guys, para inyo po matutunan kung paano ba magpalit ng audio. Palitan po natin yung kanyang audio. Papakita ko lang po muna sa inyo yung original. At para tayo awita niya. Ano po ba ang inyong mga request? Yan po. Yan po yung boses niya. Ano po ba request ng song na ikaw at ako? Sige, magbibigyan kayo ni Jason. Ikat ko po dito. Trim ko lang po guys. Gagamitin po natin ay split at playhead. Pagkatapos nyan, pupunta po tayo dito sa voice changer. Papalitan po natin ang sound. Halimbawa, ito po yung napili ko, yung chipmunk. Pagkatapos, ito naman pong para yung original song o yung original na boses ay marinig nyo po. Ito cut ko na rin po dito guys. Papalitan ko rin ng chipmunk. Pili lang po kayo dito ng mga nang gusto nyong boses na pampalit po. Sige, try na po natin. At narito si Jason. Yan. At para tayo awitan niya. Ano po ba ang inyong mga request? Next time! Ano po ba ang request ng song na ikaw at ako? Sige, magbibigyan kayo ni Jason. Yun, hindi siya original. Kaya papalitan ko po yung boses. Voice changer. Gawin ko pong normal. Yan. At ngayon,
Nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ko sa walang hanggang ipaasahin, di ka sasakta. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Okay, at po natin dito guys, Dream, Spit at Playhead. Katapos, Chipman po ang ilalagay natin. Chipman, Voice Changer. Okay na po guys. Ito na po yung kinalabasan niya. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-request sa awit na yun. At yan po, ang ganda po nagtapos ang ating video. Kung gusto naman po nating palitan yung kulay niya, ito lang po tayo dito sa color filter. Pindutin ko yung basic. Pili po tayo ng black and white. Ano po, pwede na po yan. Palitan ko po ng black and white. Nakita nyo naman po. Lumabas yung black and white. Black and white. Color filter. Tayo sa black and white. Yan po. Black and white na po siya. At kung halimbawa, ganito naman po yung pag-video ninyo. Kasi ano po ba? Diba minsan ganito po yung kinalabasan ng video natin. Halimbawa, nag-screen video tayo. Ganyan yung kinalabasan. Iro-rotate lang po natin. Punta tayo sa rotate and or mirroring. Adjust lang po natin. Ganyan po. Para madali po na edit. Ganyan lang naman po guys. Sana meron po kayong natutunan. Kung gusto naman po nyong halimbawa lagyan ng voice, magre-record lang naman po kayo. Pindito nyo yung voice. Tsaka mag-start kayo. Start na video. Ano po? Ayun. Ganun lang naman po mag-record kayo. Kaya sana meron po kayong natutunan sa ating ginawang video. Kung halimbawa, i-duplicate naman po natin. Duplicate yung video. Duplicate as a layer. Diba? Duplicate po as a layer. Pindutin natin yan at bababa yan. Yan po. Pwede rin naman natin siyang i-zoom. Zoom. Yan. Yan po, madali lang po yung pag-edit sa KineMaster. Siguradong inyo pong matututunan din po ito. Sige po, hanggang dyan po yung ating pag-edit. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana'y nagkaroon po kayo ng ideya kung paano ba mag-edit sa KineMaster. At sana'y huwag po kayong magsawa sa panonood sa aking mga ginagawang videos. Maraming maraming salamat po. Paalam na po sa inyo. Lelbro po!